Gusto mo bang malaman ang sitwasyon ng iyong mahal sa buhay sa ibang bansa? O itulog ang kanilang problema sa POEA, DFA at OWA? Narito ang programang para sa'yo. Inihahandog ng DZXL RMN Manila sa pamamagitan ng RMN Sentro Serbisyo sa Hapon, ang bagong programa para sa mga bagong bayani ng bayan, mga manggagawang Pilipino saan mang panig ng mundo. Ito ang OFW Connect. Tayo'y magkumustahan, magtulungan, magkwentuhan. Usaping OFW, kakampi mo at karamay. OFW Connect. Negosyo at oportunidad. OFW Connect. Inspirasyon at tagumpay. OFW Connect. Programang may puso. Aalalay sa mga OFW saan mang panig ng mundo. Kakampi mo, kabayan. OFW Connect. OFW Connect. Programang tunay sa pagitan ng OFW at naiwang pamilya. Koneksyon. Pinagtibay ng pangarap at pag-asa. OFW Connect. Tuwing Martes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DZXL RMN Manila. Kasama ang inyong mga bagong radyo man sa serbisyo publiko, June De Vera at Melanie Zambrano. It's a beautiful Tuesday afternoon, mga kakonek. Kumusta na kayo dyan sa Amerika, Middle East, Europa at iba't ibang parte ng Asia at saan mang panig ng mundo? Hello, hello! Dito sa Pilipinas, magandang hapon, mga kakonek. Mabuhay! Parating na ang Holy Week at syempre, nako, summer na rin. Bonjour para dyan sa mga kababayan natin sa France. Magandang araw po and it's time to connect dito sa OFW Connect. Dito lang sa DZXL RMN Manila. 558 Extra Large sa Servisyo Publiko. Melanie Zambrano po ang inyong radyo man. June De Vera po naman. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Sentro Servisyo ng Hapon. At nga, Melanie, napaka-init po. Diyos ko, mahabagin. My God, diba? Sobrang init. Anyway, sa Batika po, sa mga taga dyan sa Thailand, mga nakikinig natin mga kababayan dyan, you'll be surprised, may mga OFW rin pala dyan. Okay, extra large tayo sa impormasyon at public service today, June. At yan ay dahil sa pinaunlakan tayo ng isang authority when it comes to responsible OFW recruitment. Buenas tardes dyan sa Mexico at sa Latin America. Medyo i-hold muna natin ating mga taga-tangkilik naman dito sa OFW, Melanie. Bigyan muna natin daan ng plan. But before that, itong ating magaling na bisita, by the way, speaks very fluent Spanish. Wow, I'm excited to hear that. Sa balita muna tayo, Melanie. Okay, partner June, heto na ang mga balitang nakalap ng ating OFW Connect News Team. Narito na ang Balitang OFW. OFW Center sa Quezon City, planong ilunsad. Isang OFW Center para sa mga repatriated OFWs na taga Quezon City ang balak pondohan ng Quezon City Government. Sa panayam kay Vice Mayor Joy Belmonte, layunin ng proyektong ito na tumugon sa mga problema ng mga naiwang pamilya ng mga OFWs at higit sa lahat, magbigay ng mga programa para sa kanilang pangkabuhayan. Aniya, bagamat mayroon ng dating serbisyo ang syudad sa mga OFWs na nakatira sa Quezon City, nais pa nila itong palawakin. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang go signal ng punong lungsod upang maipatupad ang nasabing programa. Passport on wheels sa Davao, pinuri. Mabilis! Ito ang salitang maririnig kung ikaw ay isa sa may 4,000 pumunta sa two-day passport on wheels ng Department of Foreign Affairs kasama ang APO Production Unit ng Presidential Communications Operations Office o PCOO. Sa pangunguna ni Mayor Sara Duterte at City of Davao, ginanap ang Passport on Wheels sa Davao City Recreation Center na naglalayong matulungan ang mga kababayan nating OFWs. Sa iba pang balita, dole hinikayat ang mga OFWs sa job at business fair sa Pasay. Naglunsad ang Department of Labor and Employment o DOLE ng job at business fair para sa mga OFWs na bumalik na ng bansa. Trabaho, negosyo, kabuhayan, ito ang nais maibigay ng DOLE sa one-day affair na ginanap sa Cuneta Astrodome kamakailan lamang.
Ayon kay DOLA Secretary Silvestre Bello III, maraming oportunidad ang naghihintay sa mga OFWs, lalong-lalo na sa mga OFWs na galing sa Kuwait. 1,000 trabaho sa Czech Republic bukas na sa mga Pinoy. Ikaw ba ay isang warehouse worker, repair and debug operator o di kaya isang butcher? Sugod na sa EDI Staff Builders International Incorporated para mag-apply. Dahil 1,000 trabaho ang naghihintay sa inyo sa Czech Republic. Ayon sa Czech Republic, mas preferred nila o mas gusto nila ang mga Pilipino dahil tayo raw ay mas sipag o hardworking at marunong mag-Ingles. Tinatayang $600 or 31,000 pesos na buwan ng sahod ang offer sa mga mag-a-apply sa naturang bansa. Ito ay dahil sa tumaas ang demand sa mga OFWs bunsod ng pagbaba ng bilang ng labor force sa Czech Republic. Basta balitang OFW Connect, na-connect ang OFW Connect. Hanggang sa susunod na ratsyada ng mga balita, ako po ang inyong radyoman, Melanie Zambrano. Okay, bago tayo dumako sa main event ng ating programa ngayong hapon, nais ko munang pasalamatan, syempre, ang nagpaganda sa akin dito sa OFW Connect, ang ating hair and makeup artist na si Anna Lee ng Fab 88 Spa and Salon. For your hair and makeup services, please visit their salon at 171-A, Road 3, Project 6, Quezon City. Ang ganda nga ng pagkakagawa ng kilay mo eh. Siyempre, Partner June, kilay is live, sabi nga nila. Okay, partner, siguro, take it away. Wow, paano ko ba i-introduce ito? Eh, alam mo, I call her tita. Salamat sa update mo, kapatid ha. Ito na yung ating pinaka-aabangan natin dito sa OFW Connect, ang ating tita ng bayan to eh. Okay, pero bago ang lahat, sa mga gustong makikonnect sa ating talakayan, here's our OFW Connect hotline sa Smart. Please text 0949-892-1982 at sa Globe 0956-881-7291. At para naman po sa gusto kaming mapanood ng live, makita ang kagwapuhan ng aking partner June at ang kagandahan ng inyong lingkod. Naks naman talaga. Live rin po kami sa Facebook at YouTube. Mga kakonek, let's welcome the Philippine Association of Service Exporters Incorporated Chairwoman, Ms. Edwina Beach. Yes, wala bang ano? Nasa akin pa lang kapalakpakan. Ayan, siguro umpisahan na po natin ang ating nakaka-excite na talakayan ngayong hapon dito sa ating ano, sa ating bisita na ang ganda ni Madam. Oh. Salamat po. Mas maganda very, ka lang. Very gorgeous. Maliit pa ako, tax ko niyan. Oo. Parang nakikita ko na tuloy yun. Kapag talagang ano no, at least pag ganito kaganda yung mga makakausap ng ating mga alam mo na mga aspiring OFW, edi maganda ang ano, maganda ang araw. Maganda ang katumulong. Yes. By the way, Pipita is yan sa mga pioneers ng industry. Ipak oh, sa I see. Ng mother ko yan. Mm-hmm. I think yung mic ni... Yung mic ni... Mic mo, partner June, ay naka-off. Ayan, ay, hindi sorry. Na, yan, hindi ka na naka-off pa na ako. Hindi ko alam eh. alam mo, minsan pag malaki siya mo, tinatamaan yung switch eh. By the way, Tita Twines is one of the pioneers in the industry. Haligi ng industry yan. Isa sa mga tinatawagan ng gobyerno pagka may suliranin at gusto itanong na payo. Yan, siya yung sinilalapitan. Kaya talagang napakapalad naman natin. At tayo ay... Utangan din yan minsan. Joke lang. At tayo ay... Parang sinabi niyo na ako ilang taon ako. Parang... Kaya naman po, hindi naman po halata. You'll be surprised if you know the history of this woman. You'll be really, really surprised. Yan yung mga sinaunang... ano ba yung dance troupe niyo, tita? Yung... Pumupunta ko sa Sambasa. Bayanihan and FEU dance group.
Kasama niya sila Tito Bernardo Bernardo. Okay, kaya naman pala iba talaga yung dating, yung tindig ni... Ang galing sumayaw ng Latino niya. Miss Edwina. Kaya pala, ganun po talaga tayong mga dancers. Anyway, umpisahan na po natin ang ating talakayan ngayong hapon. Ito po unang Unang-una, magandang hapon sa lahat ng OFW. Yes, all over the world. Ibang panig ng daigdig. Yes, good afternoon. Patiin nyo mo naman sila dito sa mga lingwaheng alam mo. I know you speak 7 different languages also. Ah, sige, sige, gusto ko yan. Sige na po, Miss Edwina. Okay. Nakidinig ko to grabe. Ayan, simulan natin. Pero mas gusto kong mag-Tagalog at nang ako'y maintindihan ng ating mga kababayan. Yes, pero bago po yan, talagang gusto kong makarinig ng ano ng mga foreign languages. Paano po ba ang magandang hapon sa Espanyol? Espanyol. Buenas tardes. Uh-huh. Italian. And, Italian. Buongiorno. Buongiorno. Okay. Ano pa po? Japanese. Okay. Konnichiwa. Konnichiwa. Ano pa? Ano pa, partner June? Nako ha. German. By the way, may German school si tita. Wow, German. Iikutin na natin ang daigdig niya. Okay, German diba? Po, German. Guten Tag. Ah, okay. Sinabi ko yun last week pero parang mali yung pagkakasabi ko. Guten Tag. Ano po? Paano po ulit? Guten Tag. Guten Tag. Ah, okay. Depende kung ang German mo so, is so Austrian. So it's a key sounding instead of G. Ano, again, depending on the region. If you're from the Bavarian. Actually, it's in between. Okay. It's a little bit on the K. And Austrian, the medyo K. Medyo marine. Wow, interesting. Anyway, simulan na po natin. Ako po talaga ang unang tanong ko. Ano po ba ang Philippine Association of Service Exporters Incorporated or PASE? Ano po ang mandato o mandate nito? And how does it work po sa usapin po ng mga OFWs. Okay. Actually, it's an association of licensed recruitment agencies. Okay. And it's the oldest. It's 38 years old now. Wow. Okay. And so far, yung 38, 36 years ata ako dyan. Anyway, in this group, this is where we inform everybody of the rules, what to do, what not to do, and updates, and also thinking of how we can improve, especially not the skills, but attitudes and outlook of OFWs. Why? Because we conduct the pre-departure orientation program. Ah, ito pong PIDOS. Okay. Nagpipidos kami. And not only that, we teach also agencies to come up with their supplementals on how to really brief and inform the workers so that they will be empowered when they get there. Hindi yung parang pagdating mo ron, hindi mo alam kung ano gagawin mo. And even telling them about the culture of the country, the cross-culture lectures that we have para you know exactly how do they think of this, how do they do this in their countries. Very, very different from how we do it here. Diba? So yun yung basic ng PASE. Okay. Also, syempre, we are working towards ethical recruitment. At nang ang ating mga manggagawa ay alam ang kanilang mga karapatan, alam nila pag na-overcharge sila, alam nila na ito hindi dapat sa aming cargo. You know what I mean? So, these are the things that we would like to impart na lahat ng mga recruitment agencies will be following sana kung ano man yung ating rules and regulations. So, merong self-regulation po itong... Actually, we don't have police powers, but we try our best to really... brief our agencies on exactly pag ganito, anong dapat mong gawin. Okay. Peter, I was about to ask that. Didn't you ask the government to give you the necessary police powers in order to regulate and to put your members in line? Actually, yes. We have sa mga past administrations, ginagawa na namin. Lately, hindi na ginagawa, napagod na kami. But hindi kasi naibigay sa amin. But we found a way naman. Hindi naman completely wala kami. But police powers, we do not have. So, ano na lang, pakikisama, pakiusap. You know. But we manage. So far, so good.
So out of your 250 na lang ba ngayon? Dati 770 kayo. 770, but you know, di ba nagkaroon na ng cross-membership? Correct, nagkaroon correct. Na ng ano, country-specific. Country-specific. Meron na tayong... But you are one of the umbrellas, di ba? Yeah. Kami pa rin. In fact, nakikinig sa inyong kasi PhilMat. Pagdating sa mga negotiations, meetings, yes, whatever. Pasay still. Kasi being the oldest association. Mm. And even the leadership are the young ones. Correct, so. Correct. Yeah. Napasama ko dyan eh. So, many years ago. I think itong association, does it work for the benefit of the member agencies? Yes. Or do you have programs then to protect our OFWs? Oh, yes. Mm-hmm. Of course, first, hindi mo naman mapoprotektahan ng OFWs if you do not brief the agencies exactly okay. how it should be done. No? So, bibigyan ka ng batas ng gobyerno, you have to explain, you have to, nakakaroon kami ng mga workshops, nakakaroon kami, so that they will be very well informed as to how to carry out the rules and regulations. Mm-hmm. And at the same time, di ba, we also have access to the workers. Para nang sa ganon, yung dalawa nag-jibe, di ba? Mm-hmm. The agencies and the workers. Okay. Pero so far ngayon naman, I would like to believe and I can see that the agencies have improved a lot in the exercising ethical recruitment. But of course, alam mo naman, everywhere, every industry, there is the good, the bad, and the ugly. And the worst. Sino kaya yung mga ugly? Ay, hindi yun yung ating bisita ngayon. Ay, sabagay. Kasi sobrang ano, gorgeous. Anyway, yung sa 38 po na existence ng Pasay, so I'm sure meron na pong mga member agencies dito na nagkaroon na rin ng mga problema sa kanilang mga pinadadalang trabahador sa ibang bansa. So paano pong pumapasok ang Pasay sa mga ganong pagkakataon? First of all, you have to realize, maski anong galing mo, maski na anong bait mo, tao yan, may puso at damdamin at isip. So iba-iba yan. So talagang lahat kami nagkakaproblema. That is normal. Now, it depends. That means if you're a good agency and you follow the rules, it's not easy to defend. Diba? And it's also educational because nasasabi namin sa mga manggagawa, kasi ganito yan. Sometimes hindi rin nakakaintindihan, you know. But definitely, wala sa aming ligtas. In other words, dahil nga mga tao yan. So we always encounter problems every now and then. It doesn't really matter whether you're a good agency or whatever. Tita, doon naman sa with the government naman. How do you react? For example, may nagreklamo ng OFWs gobyerno tapos siyempre kayo itong pupuntahan. At minsan nababalta na si iba. Minsan sabihin ng iba bigla na lang i-suspend kahit hindi pa na napag-uusap. Wala ko, pang due process. Para, it happens. Walang due process. But, of course, then we rally with the government. It's either we rally with, let's say, with the agency namin, or with the government. Pag miembro namin, we rally with our member and we help. We have to justify bakit ganito, bakit ganyan. Diba? But, you know, at the end of the day, you have to understand that our government's leanings is always on the OFWs. So, whatever it is, maybe they don't win it all, you know what I mean, but they still win at the end of the day. The government? I mean, the workers. The workers, okay. Ganun yun. Kuminsan nakakasama ng loob kasi talagang mali. You know that happens. But ganun talaga eh. Tsaka hindi, bati ba yung batas ng JSL ko, tita eh? Oo. But based on that rule na kung ano yung ginawa ng employer at hindi niya ginampanan, kayo yung mananagot. Kami. So how do you react on that? I mean, how do you easily naman, cope up with it? As if naman we can react or even we cope up. But pagka ganun, unexpired portion of the contract. Whatever. It's very sad to know, but wala kaming luso. Hindi mapauwi yung worker, kayo magpapauwi. Oo, kami magpapauwi. Wala kang ano dun eh, because of the JSL, there is no argument, there is no way
there's no way out for us. So, gano'n na lang yun. Sa mga hindi po nakakaintindi ng JSL, yan po yung Joint and Solidary Liability na ini-impose ng POA sa lisensyadong ahensya para sa mga nagpapadala ng OFWs abroad. Yung hindi kayang gawin ng employer, doon nila binubuntun sa lisensyadong ahensya. That means if the employer does not answer for their offenses, it's passed on to the local agency. Medyo mabigat yun. Mm-hmm. Talagang mabigat. Pero, well, like me, I have been in the recruitment for, my license has been 40 years. 78 ako eh. Yes. Exactly 40 years, this year. So, buhay pa naman ako. Imbitahin mo kami tita sa party mo. Sa party mo. So, meron itong malaking celebration kasi 40 years. I would like to say na, ano-ano talaga, if you really know what you're doing, you may be able to defend yourself. Kaya importante na magmiembro ng asosasyon. Because the association is like, you know, we have all the records of all the happenings. So, pagka ito, maybe this is a way na-update namin sila. We have roundtable discussions once, twice a month. Mm-hmm. Depende kung may problema ang industriya. Mm-hmm. We just finished one. Speaking of which, ano naman epekto nung total ban doon sa mga miyembro ninyo? Marami kayong miyembro. It's not really good because, you know, Pasay is mostly skilled and professionals. Okay. Tinamaan yung mga skilled and professionals. Uh-huh. Imagine we have deployable people that are in oil and gas. Diba ang oil and gas? 3 months they work, 3 months they're correct off. Mm-hmm. Inabot. And imagine they make 200,000. Wala na. So sa inyong palagay po, ano po ang nagiging ugat ng problema ng mga OFWs, lalo na po yung ating mga domestic helpers pagdating sa amo nila? Okay. Training. Mm-hmm. Knowledge. Empowerment. We always talk about empowerment for OFWs. Actually, I would like to believe we have succeeded in the skilled and professional sector. Pero sa HSW, kulang. So, paano niyo po nakikita ang ano? Ano po ang pwede nating maging solusyon sa problemang yan? Is to really train them. Mm-hmm. Honest to goodness training. Mm-hmm. Not yung... Are you saying, tita, yung current training program under GBR 5 and 6 series of 2006, walang epekto yun? Yung NC2 certificate nila? Well, it is not really being implemented the way it should be implemented. In other words, medyo hilaw. Okay? Hindi siya talaga na-enforce na talagang, like for example, to start with, ha? Medyo ano na yan, advanced na nga yan, training na yan, NC2 na yan. Wow. Yung from the recruitment pa lang. Tala. I mean, you know that sometimes we recruit. In fact, okay, just to quote, we have an NGO group that really was very nervous because she says, you know what I have discovered? Mm-hmm. The people that are doing the PIDOS with us, and PIDOS, that means that's the last stage, does not even read and write. Oh my God. Di ba nung guess natin si DA? Si DA Arnel. Yan ang nireklamo niya eh. Mm-hmm. Really? Hindi na marunong mag-English. Hindi na nga bale, alam mo, yung pag-i-Ingles, I see a lot of HSW when I travel because I travel a lot. I go all over the place. I mean, they speak English maybe. Parang telegrama. I go, I come, I'm hungry, I'm this. That's fine because you can be understood and they can understand. You can communicate. Pero ito is total. Not a word. Yun din sinabi ni Iko, di ba? Not a word. So, paano po yan ang ugap sa sitwasyon po na ganyan? Sino po ang may problema niyan? Yung ahensya po ba na tinanggap nila yung isang aplikante? Basta lang tinapon doon. At basta na lang ipinadala sa, for example, sa Kuwait or sa Damam? Yes. At paano nangyayari ito? I mean, can you imagine with all these rules? Actually, ako rin nagtataka because they go through NC2, then they go through CPDEP with that OWA. Mm-hmm. Oh. And then, the last na yung PIDOS, ha? Mm-hmm. That is the last... selected pa yan. Ano na yan? Selected NGO. Aalis na yan after PIDOS. Eh. After PIDOS, you go.
And this is a report from our NGOs that is conducting PIDOS program for HSW. Kasi PASE is only for skilled and professionals, PIDOS. The HSWs are being enrolled with NGOs, mm-hmm. which is they feel it is better because, you know, iba yung pagbibigay ng ano sa mga HSWs. And sila yung nag-report nito. I just got the report, what, a week ago? From very reputable NGOs. PIDOS so, provider. And parang sinasabi, parang siyempre, ang feeling ko, parang sinisisi yung industriya. Yung parang, ano ba kayo? Hindi niyo po nakikita yan. Tapos magpapaka kayo, bakit sila napapahamak? Bakit sila? So, that is really a very serious thing that has been confronting us. So, sa level po na yan, meron po bang magagawa ang asosasyon, ang PASE, na magiging, pwede po bang maging liable yung miyembrong ahensya na mapapatunayan na nagpapadala ng mga underqualified na domestic helpers, for example, sa ibang bansa? Let me inform you that we are always liable. Regardless, so, yun po, ano po ang kayang magawa ng ano ng asosasyon? Well, ang asosasyon, look, for the HSWs, they have their own associations. Okay. I would like to believe naman their leadership naman is okay, wala naman ako masasabi, no. But iba nga ang tao, you cannot ano, ang dami nila eh, no. But nakakalusot eh, and now I think the NGOs are really serious in addressing this problem. And actually, matagal na to, na-discover na lang parang ano. So that's a very serious problem we are facing now. That, anyway, we have already told them time and again. By the way, Tita, ngayon, umatin na pala kayo ng congressional hearing. Yes. Para saan po ba ito? These are mga bills that are being proposed to be, you know, to be implemented. Yun. Karamihan naman are parang strengthening, mga ganon. Wala namang bago. Oo, for OFWs din. For OFWs din. Wala naman po mandatory provisions sa... Wala naman. Yung ating Migrant Workers Act 10022 is still there. Okay. Wala. Although there are proposals na magkaroon tayo ng amendments because we just had the OLTCC meeting about a week ago. Correct. This is a very good move of the government to have this tripartite. We have government, we have NGOs, all the stakeholders, pati ang insurance nandoon. Oh, good. Lahat nandoon. By the way, di ko pa kaila pala napapasalamatan si Tito Edwin for recommending me to be the representative of PASE. Tomorrow kasi merong ILO-sponsored seminar na sa mga fisherman naman. Fisherman. Ako ang representative naman. No, siya kasi master doon. So, sa mga mangingisda. Eh, hindi naman namin forte yan. So, we called on him to represent PASE. Ganun ang PASE, kung saan-saan kami na. Today, I just came from Congress, but hindi about the OFW ang discussion. It's about teachers. Pero medyo merong relasyon din because it's knowledge. So, China. yun ang ano ngayon. Mabigat ang diskusyon. Ay, oo. Tita, by the way, di ba meron pong dumating na grupo ng Kuwait? Yes. Can you feel that? Actually, in the beginning, there had been some, not naman tensions, but hindi nagkasundo on two provisions. Which are? Yung passport and other more things. Kafala. But then, yung kafala. But then, nagkasundo rin at the end of the day. Pero, yung pala, akala, ako ha, for one, I thought, okay, nagkasundo na, dipirmahan na yan. And maybe it can be lifted, you know. Pero hindi pala, then it goes back again to Kuwait because somebody else has to sign. Parang, ang nakita ko is parang, if the emir will sign, it has to be the president. Parang kailangan pantay ang ano nila. Kung presidente ang pipirma, dapat yung emir. Tama. Kung minister lang, dapat minister lang. Protocol. And up to now, wala pa. So babalik pa doon for signature. And of course, talagang kami, and I would like to take this opportunity na makiusap
Although si Presidente galit talaga. And I can imagine. I know where he's coming from. But para bang ang napaparusahan yung mga hindi nararapat maparusahan. Kasi he wants the government of Kuwait to, he wants to see them punish those two. Mm-hmm. But alam mo naman doon, meron due process, mm-hmm. hindi natin alam bukas, makalawa, o maybe sa isang taon pa. But in the meantime, we have these people, these skilled and professionals. Pinapakiusap namin to. I would like, in fairness to our secretary and to all our undersecretaries, they're trying their best, but the president talaga galit. Mm-hmm. The president talaga. Para bang ako mismo, parang gusto ko rin umapila sa ating magiting pangulo na kawawa naman po yung mga taong naghihintay ng kanilang mga trabaho. They have resigned from, may visa na to, may ticket na. Inabutan. Alam mo ba yung gano'n? At nakakalungkot yun. Nakakalungkot, you know, yung mga pamilya nila. Mm-hmm. Sabi nga nila, but of course, the government is trying their best. Imagine, yung mga dagastos nyo, yung medical ninyo, yung ganyan ninyo, babalik sa inyo ng OWA. OWA will give it to you. Meron pang education. But yes, that's great. But that's not the point. Diba? Meron silang pinag-aaral, meron silang pamilya, yun. So ako, ganun pa rin. I'd like to take this opportunity na sana po makonsider man lang na okay, yung HSW, maybe marami pa kayong aayusin. Most of the agreement naman is for the HSW. Meron ding a little for skilled and professionals. Like yeah, for example, more on pastor, HSW. More on HSW. So, makikiusap naman din kami, lahat kami sa industriya kay Pangulo na kung maaari. Ako, I don't have Kuwait, really. But, I was in that meeting where we had all the 300 of them. Talagang, wow, I've never seen people cry, halos maglupasay. Mm-hmm. Asking the department, please, wala na ako mapakain sa pamilya ko. Ayun, hindi ba kaalis po? Hindi sila makaalis. Mm-hmm. And so... So para po sa inyo, dapat po maging specific yung ban. Na mas maganda po na dun lang sa aspeto na kung saan tayo nagkakaproblema. Kung saan yung problema. Mm-hmm. Yun lang. Tama naman. Sana kung maaari. Well, dito, nabanggit mo kanina yung responsible recruitment. So, ano po ba yung dapat, hindi ba dapat itong Kuwait ay maging parang modelo na kahit pa paano ito yung approach ng ating gobyerno, both private and government sector, towards responsible recruitment? Actually, yes. Actually, yan naman talagang goal natin eh. Always. Everybody. Somehow, since ito'y mainit. Eh, hindi mo mababago ang kultura. Diba? Yan ang problema. So, ang mga Kuwaiti, medyo sila, diba, alam mo naman, medyo aristocrat. Arrogante. Medyo. So, gusto nila, ito, ganyan, ito. But you should also understand, ang mahal-mahal kumuha ng domestic helpers. Obviously, sa Middle East. It's very expensive. So pagka may mga ganyan, para bang sakit na sakit sa kanila, mahal-mahal ang binayad ko pagkatapos ganito. Yeah. That's another thing we have to... In fact, I think we already explained this to government and I think the government is also trying to see bakit ganito. Kasi in our OLTCC, that was discussed na baka naman masyado ina-expect nila kasi mahal-mahal ang binayad nila. Mm-hmm. But it doesn't go to the local recruitment agency, ha? Correct. I mean, mabuti yung maliwanag. Do not think naman, magpe-piesta sila o yaman nila. No naman. Hindi naman sa atin lahat pupunta yun doon din sa mga agents. Counterparts yun. Okay. So sa binabalangkas po ngayon na ano, Memorandum of Understanding between agreement Kuwait. Agreement na yata. Agreement na po. Agreement, oh. Agreement. Okay. Parang bilateral na yan. Bilateral. Between Kuwait po at ng Pilipinas, ano po ang nagiging partisipasyon ng PASEI? Actually, not directly. Mm-hmm. Pero definitely. Kasi meron din naman kaming mga miyembro na nagpapadala ng HSW. Okay. No, meron din. Parang as a stakeholder. Oo. Mm-hmm. As a stakeholder, kasama po kami ng mga asosasyon for HSW in the campaign. Mm-hmm. You know? At nagtutulungan naman kami. Mm-hmm. Like nga, yung, that came up, this training. And we have been talking now about training programs for our OFWs. Yung totoo.
Okay. So, ano po ba yung ano sa tingin niyo na dapat talagang baguhin o redesahin sa proseso ng manpower agencies patungkol po sa kanilang selection process ng mga manggagawa at possible employer? Alam niyo, karamihan po ng agencies have been there for many, many years. So, if you talk about selection, talk about systems, nandiyan na yan. Mm-hmm. Okay. But you have to understand, again, pati yung mga Pilipino nagbago na. Our workers are not the same workers as they were like how? 40 years ago. Okay? Dati, ang mga Pilipino nung araw, the ones that we send, you know that. We send the same workers. Sa maganda na yung sa inyo nagagaling. They're more responsible. You know, they really are hardworking. Ngayon, masyado, actually, no offense to anyone, parang na-spoil na masyado ang mga workers. Mm-hmm. Na parang ang trabaho sa kanila hindi na yung priority. Para bang, oy, OFW actually, ako, may nakausap bagong ako, bayani ako. May nakausap nga po akong employer tita eh. Yung mga HSW daw ngayon, panay Facebook. Oh, ayaw ko. Tingin ko ang problema na yan, hindi lang naman yan pagdating sa ano doon. Kahit naman dito, di ba, yung mga kasambahay natin ngayon dito, iba ang kultura na. Amo na ang nakikisama. In fact, you know, I said this, but of course, everybody took it as a joke. Yung mga bumalik natin, mm-hmm. You know what I said? Parang gusto kong mag-train for local consumption. You know why? Matataas na ang sweldo ng mga katulong natin dito. Ay, yes, yes. You know, my friends that lives in Alabang already pay from 10 to 15,000 a month. Mm-hmm. Oh? Yes. Ako nga, mahirap lang. I already pay 80. Eh. Mm-hmm. Kasi hindi ka na talaga makakakuha ngayon. Ng... 2,000. Ayan pala, ayaw pumunta yung isang katulong na kinakasok ko. Ang offer ko, 5,000. Oo, 5,000, maliit pa yan. Mm-hmm. Now, okay. Para bang sayang, di ba? Mm-hmm. Ang dami nangangailangan dito sa atin. Uh-huh. In our home ground. Para bang sabi kong, ano kaya? Punti na ng diferensya. Magawa ako. O, iba yung nandito ka sa sarili mong bansa. Oh, yes, yes. Diba? At malapit sa pamilya. You can be with your families. Uh-huh. Di ba? So parang, parang talagang naaano ko na, what if I do a training program for those that had gone back? Mm-hmm. In the meantime, tapos pag magaling ka na, padala ka na sa Europe. Oo mm-hmm. naman, oo. Oh. Diba? Mm-hmm. Padala ka na sa mga developed countries. Yes. Where you can earn. And by that time, talagang equipped ka. Yes. With skills and knowledge on how to be an effective and efficient. Europe minimum wage, 1,000 euro yata. Eh. 800 to 1,000 euro. Minimum 800, wage. Ganon. Mm-hmm. Diba? Kaya parang talagang gusto kong gawin kasi wala silang ginagawa. Ang dami nilang bumalik from Kuwait. You know, mm-hmm. instead of, kasi many of them, alis ulit ako. Teka muna, maybe we can equip you with more knowledge, with more skills. Mm-hmm. You know? Yung totoong skill training, di ba? Mm-hmm. Parang, tama. I wish we could do that. I really would like to do it, honestly speaking. I really would like to. Di ba nga noon, tita, nagplano kanyang ganyan? Mm-mm. Mm-mm. Yung high-end domestic worker. Domestic mm-hmm. worker. Parang butler style. Butler style. Maganda yan. At maganda actually, magandang opportunity din yan. Ikaw, mayroon ka rin naalala ko. Na, yung iWatch mo. iWatch. Ano naman yan? Yan yung professional and skilled health companions. Ah, okay. Mm-hmm. Na ilo-launch pa lang namin. But actually, that goes hand in hand. Eh. Yes. Iba, yung kompanyo yan, yung pwede mong kasaksama. Yes, opo. Iba naman yung talagang para sa bahay. Yes, yes. You know? Yes. Mm-hmm. So, like now, meron akong mga masters to take care of dogs. Mm-hmm. Oh. Ako, wala akong kasambahay. But my dogs have nannies. Ah, really? Wow. Ang swerte ng mga dogs. Oh, alam ko, may pamper pa yung aso ko. Kasi, di ba, yung I'm out the whole day. Mm-hmm. Somebody has to take care of them. Mm-hmm. Pero, pinagmaster ko yon na talagang skilled po. Skilled okay. For that profession. Okay. Anyway, siguro po at this point, yung may mga inquiries naman po para sa PASAY, mm-hmm. meron gusto po ba kayong hotline na pwede po nilang tawagan? Actually, meron. Pero sandali. Hindi ko siya memorize. Okay lang, Tita. Yung hotline ng PASAY para sa mga
sa mga may katanungan pa para sa isa sa pinakamatanda ba? Pinakaunang asosasyon ng mga actually, recruitment mo, agency sa Pilipinas. Is, while, of course, we also give service to workers, but our main concern are agencies. Okay. In other words, what we would like to do is for agencies to really know. Kasi alam mo, meron dyan matino, magaling. Magkamali ka lang minsan. Diba? Tigwa ka lisensya mo. Parang, like for example, you're not supposed to charge over 1 month. Never. Pero di ba may rate of exchange tayo, we collect in peso. Wala kang kamalay-malay. For example, ang rate of exchange for 51.90. Ni round mo, ginawa mong 52. Sabit ka na nun. Sabit ka na nun. Oh, okay. Ganun pala, oh, no? Yeah. Has to be exacto. Okay, okay. On the so, day of exchange. Yun ang kaya... Okay. So, alamin na po natin ang hotline ng Pasay at siguro yung last message from our guest this afternoon is Edwina Beach. Yung hotline muna, tita. Yes, okay, hotline. Ang hotline po ng Pasay is 724-9986 and 725-7030. Oh, yung aming ano, wala pala. Pala lang. Akin palang number yun. So baka po ma-announce nyo. Because in my calling card, it's okay because all the workers, hindi nga ang staff ko tinatawagan ako. Alam mo naman ako, pakialam. Grabe, grabe. Nakita ko magtrabaho yan. Hands on talaga. And your... Ano ko to? This is really passion. Yes. People. Yeah. And I think it's your advocacy. And your message to our listeners? Well... First, sa mga manggagawa. Marami na po kaming illegal recruitment that's going on. Ang Japan, marami na pong mga kumakalat dyan na nangangako ng trabaho. Ang Japan po, yung bagong technical intern program, hindi pa po nagte-take effect. So, wala pa po. Aba, yes, wow. There are new from JITCO, it became technical intern in program. Mm-hmm. So, medyo wala pa. So, I'm warning all the workers. Yung mga caretaker po dito? Lalo hong wala pa. Okay. Pabuti, nilinaw niya. At pag nakita nyo po ang program ng caretakers, nakikiusap kami sa mga Hapon kung pwedeng babaan ng konti. Sobra, walang papasa. Mm-hmm. Oo nga. So, medyo, we are in the stage of trying to convince the Japanese to lower down the government standards po kasi. A little, no? So, ganun. But, yun lang po ang gusto kong mensahe. Yung pong Japan at yung pong Germany, marami na pong mga illegal recruiters na nagkalat. So mag-ingat po sila. So ingat po, pumunta po kayo sa mga ahensyang may job order. You can check it in the website, you know. And you can even contact Pasay. We will give you the right people that or the right agencies where you can apply. Wala ho kaming favoritism. Kung 100 yung ahensya, we will give it them all to you. So you can choose. No placement po ba ito? Wala hong placement. That's another thing. Please, okay. Japan and Germany. And Germany okay. Has no placement fee. Okay. Even the training fee. Ayan, napaka-importante ang information yan. Employer. Okay. So, ayan po. Maraming salamat po sa ating bisita ngayong hapon. Si Pasay Chairwoman Edwina Beach. You're always welcome po, ma'am, ha, na bumalik dito sa OFW Connect, ang programang tulay sa pagitan ng OFW at kanyang pamilya, koneksyong pinagtibay ng pangarap at pag-asa. Huwag niyo pong pagsasawaan, tita, ang aming programa. Sana hindi. Po ay... Magkukulit na ako. Yan! Yan ang masarap. Yan ang magandang bisita. No, ha? At salamat po ulit, tita. Thank you for coming. And thank you for the opportunity. Yes, you're very welcome po, ma'am. Okay, partner June? Oh, yung ating greetings portion niya. Ayan. So, ready na ba ang ating listahan? Ako, nag-iisa lang naman sa akin. Ito na po, para sa ating mga avid listeners and viewers ng OFW Connect. Ayan. Meron pa kaming ano ha. Music. Ang ganda ng aming bed. Okay. Shout out po sa mga taga Alcobar, Saudi Arabia. Mga taga Moonlight Restaurant, especially to Robin Cabrera, ito batchmate ko to, kay Joseph, Daddy Yong, Kiko at Lover. At hi din sa mga
kasamahan natin, Partner June, sa Rotary Club of Malate Prime, lalong-lalo na kay ating great President Lea Botones and President Nominee Romel Alan Rojas. At ngayon din, hello sa Rotary Club of Espiritu Santo, kay GT Jenny Tong Castillo, kay Dandan, Doc Marian, Ercy Concepcion, Ruby, Lea, and Tita Oyi. Ay, bisitay, ano, congratulate din natin ng bagong elect na district governor nominee designate. Yes. Si Ma'am Governor Dolly Wanang. Yan, congratulations, Madam. And hello and hi to Antonia and May Anteliazar ng Gindulman, Bohol, kay Jimboy and Mirna Lagaya, at sa Blessed Lifers, Arnel and Joanne Limwaco, Edwin and Ellen Tuyay, Poch and Karen Ramirez, Bill and Tess Villanueva, Rick and Yoli Perez, at sa aking pamilya dyan sa Upper Bicutan, Taguig, sa aking mother dear na si Jean Zambrano at ang aking gwapong-gwapong tatay na si William Zambrano. Hi kay Jean Cadiao from Qatar, kay Rachel Celario, kay Lengleng de la Cruz, Surya Acosar of Davao, Edna Bailon Cabati, Rahel Joe, at syempre kay Attorney Brian Peliazar, ang aking partner for iWatch Incorporated. Abangan po ninyo ang paglo-launch ng pinakabago at pinaka-professional na kumpanya na magbibigay ng mga trained and professional health companionship. Invitado ba kami siyang partner? Of course, invited ka, partner, at si Ma'am Edwina. At hello din kay Sarge Benson Saklag, kay Tita Janice Jade Reside at sa kanyang pamilya, at kay Ann Vicente ng iWatch Incorporated. At meron pa tayong pahabol dito kay Leif Berahes ng Atlanta Center San Juan. Hello, Leif. At gayon din kay Timothy Garnica ng Gindegas ng Saudi Arabia. At syempre, paki-greet daw yan ang aking bunso kay Anika Ishbel. Hello bunso, paki-greet daw ang ob. Ginreet ko na ang lola mo. Paki-bati din ang mga OFW na kabatch ni Ann Vicente sa Isabela National High School. They are all listening. Ayan, meron ka ba bang pahabol, partner? Ay, yung ating kinain kanina, Goto Monster. Mag-o-open sila sa kanto ng Hulyo Nakpil at saka Adriatico this Friday ng gabi. So, ibitado ako doon. So, sana makapunta ka rin, partner. Oo, yun ba yung ano? Libre daw ang bagnet sa loob natin. Yan ba yung masarap na bagnet natin kanina? Wow, okay. Ay, dito punta ako dyan. Basta kainan. Game na game tayo dyan. Okay. At ngayon, mga kaibigan, ha, eto, we will go straight sa ating isa pang segment ng OFW Connect na ngayon lamang namin uumpisahan. Makinig po kayong mabuti. Ito po ang OFW Heart Connect. Pusuan nyo na ang kwento ng buhay at pag-ibig ng mga OFW. Mga kwento ng bawat luha at ngiti. Heart Connect. Mga kwento ng pagkasawi at tagumpay. Heart Connect. Kasama sina Kuya Bachi at Ate Melay. Go. Okay, so umpisahan po natin ulit ang liham mula kay Michael. Dear Ate Melanie, isang magandang araw po sa inyo ni Sir June. Ako po ay si Michael at ilang taon na rin po akong nagtatrabaho sa isang factory sa Pingtung, Taiwan. Gusto ko po sanang humingi ng payo kung ano ang dapat kong gawin. May naiwan po akong asawa at anak na lalaki sa Pilipinas. Hindi ko naman po sila pinababayaan sa padala.
Alam ko na mahirap ang sitwasyon sa ibang bansa, malungkot at mahirap mag-isa. Pero minsan po ay dumadating na pangyayari sa buhay na di natin inaasahan. May katrabaho po ako, si Gina. May pamilya din po siya sa Pilipinas at madalas namin siyang makasama tuwing day off namin. Madalas niyang maikwento na sinasaktan siya ng kanyang asawa at hindi niya maramdaman na tapat ito sa kanya. Bago siya umalis ng bansa ay nahuli daw niyang may iba ito, kaya mas nagpursige siyang makaalis. Pinapadala niya halos lahat ng kita niya sa kanyang pamilya dahil wala namang trabaho ang kanyang asawa at siya lang ang inaasahan para sa pag-aaral ng dalawa nilang anak. Malungkot ang kwento ng buhay niya at sa puntong yon, naawa ako sa kalagayan niya. Kung sa bagay, parehas lang naman kami dahil ang asawa ko, minsanan lang din kong mag-text o tumawag kapag malapit na ang padala, dun lang nakakaalala sa akin. Madalas din siya na magreklamo na laging kulang ang padala ko kahit alam ko namang sobra-sobra at alam ko rin ang misis ko lang din ang inaasahan ng kanyang buong pamilya. Ang masakit, nalaman ko sa pinsan ko na kaya kinakapos ay dahil may kinalolokohan itong iba at hinahayaan lang ng pamilya niya. Minsan nagiinuman kami dahil birthday ng isa naming katrabaho dito nang mangyari ang isang bagay na di namin inaasahan. Nalasing kami ni Gina at nakalimot. Nung una iniwasan namin ang isa't isa, nahiya kami pero mahirap po pala. Nang tumagal, hindi na kami nakatiis. Naulit pa ng maraming beses ang sitwasyon na kinatatakutan namin at parang nagkatotoo ang sinasabi nila na masarap ang bawal. Naulit pa yon hanggang sa naramdaman ko na lang na napapamahal na sa akin si Gina. Gusto ko po sanang humingi ng payo sa inyo. Mahal ko na po siya. Hindi naman po alam ng asawa ko ang tungkol sa amin at hindi naman po ako nagkukulang ng sustento. Sabi ni Gina ay hindi na niya mahal ang asawa niya. Eh, ganun din naman po ako. Ganun pa man, patuloy po ang padala ko. Alam ko po ang obligasyon ko bilang padre de pamilya. Malapit na po kaming umuwi at balak na po naming magsama ni Gina pag uwi namin sa Pilipinas. Ano po ang gagawin ko? Maraming salamat po, Michael. Michael, kung saan ka masaya, doon ka. Okay. Ano ba yan? Medyo kulang tayo sa oras, ano, Michael? Okay, pero para sa akin, yung ganyang problema, dapat umuwi ka na talaga ng Pilipinas at kausapin mo ang asawa mo. Kasi wala namang ibang solusyon sa problema kundi open communication. Tama po ba? Kasi kung hindi nyo na talaga, kung ikaw, Michael, hindi mo na gusto ang asawa mo at yung asawa mo naman ay may gusto na rin iba, so bakit kailangan mag-suffer, di ba? So, pero alam mo, dapat umuwi sila at tingnan nila. It could only be because they are out there. Mm-hmm. Pag umuwi siya at makita niya ang mga anak niya at uuwi si Gina, makikita rin niya ang mga anak niya, palagay ko may magbabago. At sana, yun ang asahan natin, ano? Yun ang ipagdasal natin na may magbago at nang maayos ang kanilang mga pamilya. Okay? Makulay po ang buhay ni Michael, mga kakonek. I hope na may nakuha tayong aral at syempre, para sa ating letter sender na si Michael, may God be with you at sana ay biyayaan ka ng malinaw na pag-iisip upang makapag-desisyon ka ng tama para sa sarili mo at sa iyong pamilya. Hanggang sa susunod po na episode ng ating Heart Connect, po ang inyong Kuya June. Okay, at ako naman po, si Ate Melanie. Ako, naging ate na talaga ako. Buti nga ako hindi lolo eh. Okay, ang bilis po ng oras, mga kakonek. Tapos na naman ang ating programa. Again, maraming salamat po sa ating bisita na si Pasay Chairwoman Miss Edwina Beach. Sana ay muli namin kayong maimbita dito sa OFW Connect. Hanggang sa muli, para sa OFW Connect, sa ngalan po ng production team ng OFW Connect, Executive Producer Angela Liorando, Writer-Researcher Ronald Oflaria, Researcher-Production Assistant M.A. San Juan, at sa buong RMN Technical Team, ako po si Melanie Zambrano, ang inyong radioman. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po.
sumayin nyo ang bagong programa para sa mga bagong bayani ng bayan. Mga bayaning OFW. OFW Connect. Usaping OFW. Kakampi mo at karamay. OFW Connect. Negosyo at oportunidad. OFW Connect. Inspirasyon at tagumpay. Hanggang sa susunod na Martes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa DZXL RMN Manila 558 kHz. Extra large sa serbisyo publiko.